guys. Welcome to the UCM Interface Bible Study Podcast. Isang Bible Study Podcast by Pinoys for Pinoys, hosted by UCM Interface, ang Young Adults Community ng Union Church of Manila. Taglish conversational, expository, or inductive study method. Di kami experts, most of us are young professionals, but we do try our best to study context and let scripture speak for itself. Sa aming book studies at special topics, yung goal namin is to provide you with materials to help you live, work, speak, and serve as a follower of Jesus Christ. Thanks for joining us! At kung trip nyo tong ginagawa namin, please subscribe, share with your friends and family, and please rate and review the podcast as it helps others discover this program. Okay, hello everybody. My name is Gooch, isa akong voice artist. Ako si Rainier, ang Young Adult Ministry Director ng Union Church of Manila. At ako si Gunnar, isang program manager sa isang IT company in Ortigas. Alright, sa ating listeners, sorry na patagal tong episode na to. Dami kasing nangyayari ngayon, and I think everybody is going through this transition kasi nagbabalikan na ng on-site yung mga services, yung ministry, di ba? Mga trabaho. Trabaho, di ba? Tsaka other activities. Recently, nagkaroon kami ng Young Adults Activity out of town with sila Rainier, and yeah. It's pretty fun. Ito kami sa Gourmet Farms sa Tagaytay. Yan, sa Silang Cavite. Ayun, so after like what, 2 years na hindi nagkikita-kita, no? Grabe. More than 2 years. More than 2 years. Hopefully, by God's grace, maganda yung trajectory in the future para sa kapakanan ng lahat ng tao din. Tama. Okay, so ito ang third I am saying ni Jesus sa John, which is, I am the gate for the sheep. Sa John 10:1-10. Kasi naalala ko dito yung parables natin. Uh-huh. May narrative, mm-hmm. May sort of references din. Meron. This is also connected to the I am the good shepherd. Right. So verse 11 onwards, which is going to be the next episode. That one, I think, is the more popular I am. Yes. One of the most popular ones. More than the gate. Parang weird nga yung gate eh. Hindi natin ma-picture, ano yung gate? Bakit mo sinabing gate ka? Pag sinabi mong gate sa atin, merong yung, anong tawag doon? Merong bakal na nakaharang tapos gagalawin mo. Anong tawag doon? Yung parang bar lock. Parang ganun ba yun? Yan, parang ganun. Yeah. Sineslide mo. Tapos merong padlock. Yun. Oo. Parang yun naisip ko pag gate kasi. Yun. Okay, before we go through our discussion, let's go through our reading. 3, 2, 1, and... John 10. 1 to 10. Truly, truly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs in by another way, that man is a thief and a robber. But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. To him the gatekeeper opens. The sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. A stranger they will not follow, but they will flee from him, for they do not know the voice of strangers. This figure of speech Jesus used with them, but they did not understand what he was saying to them. So Jesus again said to them, Truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Interesting dito sa akin, I am the door. Door. Enter the sheepfold by the door. By the door. So sa ESV pala, I am the door. Tapos dun sa NIV is I am the gate. Okay. Yeah, game. Alright, sige, game. Okay, tingnan natin tong I am the gate kasi medyo magkahalo ito eh. Nagkakahalo talaga itong good shepherd and the gate. Parang nagpalit nga siya ng analogy. Right. Bakit parang biglang pagdating mo sa verse 11, I'm the good shepherd? Well, he was talking about, referring to himself as the gate. Masyado bang abrupt ito? I'll explain that in a little bit. Pero ngayon, tingnan muna natin kasi dito sa verse 1, napansin ko dun sa ibang translations. Kasi sa NIV, it's very clear if you go to verse 1, kung sino yung ina-address ni Jesus. Sino yung kausap niya? Okay. Yung ina-address niya mismo. Just looking at verse 1? Yeah, just looking at
verse 1, hindi clear sa ibang translations kung sinong kausap. Nakakalito talaga pag sinimulan mo lang sa chapter 10, verse 1. Mm. Samantalang sa NIV, very clear, nilagay nila, sabi dito sa NIV, "Very truly I tell you, Pharisees, you will not have that in other translations." Oh, that's nice. Sa ESV, wala. Kasi ang ESV, mas literal. Wala naman kasi talagang nakalagay na Pharisees dyan. Parang assistance lang na fill in. Yes. So, ang NIV, para madalian yung nagbabasa, nilagay na niya. Because this is just a continuation of chapter 9. Oh, yeah, sa chapter 9, ang nakikipagbalitaktakan sa kanya, Pharisees. Pharisees. Ito yung tungkol dun sa this man who was born blind na napagaling ni Jesus. At nagkaroon syempre ng balitaktakan, sino nagpagaling sa'yo, bakit, etc. Diba, hindi dapat magpagaling ngayon kasi ito ay araw ng Sabbath. So, bakit? Ba't ginawa niya yan? Hindi, sigurado hindi yan galing sa Diyos. Hmm. Something like that. So, that was the discussion. Tsaka very heated discussion ito. Ito pa ngayon, sinipa nila yung blind man from the, well, yung the guy who was born blind. They kicked him out of the temple. Excommunicate sila. Tapos nilapitan ni Jesus na... Right. Ako yung nagpagaling sa'yo. Kaya, kung makikita nyo, yung verse 41 ng chapter 9, malinaw ang kausap niya yung Pharisees. Sabi niya, "If you were blind, you would not be guilty of sin. But now that you claim you can see, your guilt remains." And he was addressing the Pharisees. So, tuloy-tuloy lang yan. Ito nga ang problema because, you know, these manuscripts, when they were written, unang panahon, wala naman niyang mga chapter divisions. Yeah. Wala. Hindi pa uso ang versification. So, medyo minsan na psychologically, akala natin tapos na yung chapter 9. Yung pala, tuloy-tuloy pa siya yung kanilang balitaktakan dito. Dun sa utak, nung nag-jump to the next chapter, end scene next day. Parang ganun. Or maybe the following week or something like that. It's actually a continuation. Sabi nga, bakit mahalaga itong discussion ni Jesus na ito? Bakit niya nire-rebuke dito yung Pharisees, di ba? So sabi niya, "Again, I tell you Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way is a thief and a robber." Anong kahalagahan nitong usapan na to? Now, go to verse 22 of the same chapter, chapter 10, verse 22. Ano ba yung okasyon? Kasi importante palagi malaman natin yung setting, no? What was the setting of the story? Sabi sa verse 22, "At that time, the Feast of Dedication took place at Jerusalem. It was winter." Feast of Dedication. Tama. Among the Jews, kasi nga this is a translation na yung dedication. This is actually their celebration of what you call the Hanukkah. Familiar siguro kayo dun sa Hanukkah. Bakit nila sinaselebrate ito? Ito ay nangyari, again, during the intertestamental period. So, it's around 160 BC. May sumabog na revolution led by the Maccabees or the Maccabeans. Tapos, ang kalaban nila noon, yung mga Greeks, no? Particularly itong si Antiochus Epiphanes na kung naalala nyo nung inaral natin yung Book of Daniel. Daniel 11. Oo, meron dyang prediction about what he was going to do at the temple. At yung abomination that leads to desolation. Ito ba yung dinala niya yung statue ni Zeus yata sa temple? Nilagay niya sa loob ng temple at nag-alay pa siya ng baboy. Which was very offensive, of course. No? Bastusan talaga. Bastusan talaga. Kasi ang goal naman talaga ganun ng Greeks nitong sina Antiochus Epiphanes. No? Ang goal nila talaga is to Hellenize all the nations under their empire. Mm. Kaya dumating yung point na bawal yung circumcision, sinusunog yung mga scriptures ng mga Jews. A lot of those things happened during the Greek occupation. Kaya ngayon, lumaban sina Judas Maccabeus. Ang nangyari doon, they were able to capture the Temple of Jerusalem around 165 BC. At dito nangyari yung rededication of the temple kasi binaboy nga yung temple diba? So they had to rededicate the temple. Kaya ito yung commemoration nila. That's why it's called dedication or Hanukkah. Bakit importante malaman natin to? Alam naman natin yung situation, ano? So this was, mga almost 200 years diba? Ang nakaraan, ano? But now they're under the Roman occupation, diba? Roman Empire. So ngayon, ang nagiging issue among the people was the failed leadership
of Israel. Hindi na sila na ipagtanggol. Kuha nyo? Kawawa sila eh. Nakawawa na sila and the leaders are not doing anything. And ang leaders dito, they are considered to be the shepherds of Israel. But that's they're right. not doing anything. Mm-mm. Yung iba pa nga, meron pang connivance with the Roman Empire just so they could keep themselves in power. Ganyan. Or like the Pharisees, for example, abusado rin sa power nila. Just a little background. Gutch, basahin mo tong Mark chapter 12, verses 38 to 40. And in his teaching, he said, "Beware of the scribes who like to walk around in long robes and like greetings in the marketplaces and have the best seats in the synagogues and the places of honor at feasts, who devour widows' houses and for a pretense make long prayers. They will receive the greater condemnation." Religious leaders, teachers of the law, the Pharisees, in fact, the whole Sanhedrin, they are the shepherds. Sila dapat yung nangangalaga sa Israel. Pero tingnan mo naman ginagawa nila. Sila yung pumupunta sa mga party, tapos sa yung mga mahihirap. Oh, exploiting. Yes, and sabi nga, no, they're devouring widows' houses. Walang kapangyarihan yung widows yan. Eh, wala. Tuloy na nila. Siguro, yung na-imagine ko dito, yung mga pinapangakuan, alam mo, magbigay ka lang ng pera sa amin. Ipag-pray ka namin. Yung mga tipong ganun. Ah. Tapos yung may mga false hopes. Tapos syempre, mahirap lang to. Sige, sige, pag-pray mo ako, baka i-bless ako ni Lord. Parang yung mga TV evangelists na humihingi ng pera because the Lord will bless you in return or something like that. Parang ganyan. Ganyan yung ginagawa nila. Ganito yung sentiment ng mga tao. Napabayaan kami ng aming shepherds. And Jesus here was also taking that opportunity to rebuke the shepherds of Israel because they did not deliver and they did not perform yung kanilang responsibility as the caretakers or shepherds of Israel. Kaya eto na, diretso na niyang nire-rebuke yung Pharisees. Ang sabi niya dito, "Anyone who does not enter the sheep pen by the gate." Pero saan daw dumadaan? By another way. Saan daw? Paano? Over the bakod ba to? Akyat bahay. Akyat bahay. Okay. Now, first of all, lilinawin natin, ano ba yung sheep pen? Itong sheep pen, walled enclosure. Mm. Hindi naman kataasan. Siguro yung sabi sa mga descriptions, halos whatever was the height of the shepherds back then, hanggang baywang nila. Malawak ba to? Kasi may nakita akong show dati about pag-aalaga ng sheep eh. Yun nga, yung sheep pen, it's made of, parang pinagpatong-patong lang na bato. Tama. Tapos hanggang waist lang. But it can be a little wide. Para medyo makakapaglakad-lakad lang yung mga sheep. Oh, pero essentially, loob. After nilang mag-graze, ida-drive sila ng papasok mga sheepdogs doon, tsaka ng shepherd, para lang hindi sila magkalat. Yes, but the Middle Eastern shepherds do not use sheepdogs. That's no. Western. Eh, ano naman yun eh? Sa UK yung pag-aalaga ng sheep na yun. Okay. Kaya pala. Oh. So the sheep pen is a walled enclosure na patong-patong na mga bato. At dun sa itaas nun, sa top nung wall na yon, naglalagay sila ng mga thorns. Kumbaga barbed wire. O parang sa atin din, di ba? May bubog-bubog dun sa so, ganun. Papaligiran mo yun ng ganun. To protect your sheep. Kasi baka mamaya tumalon nga dun yung mga predators. Pwede magnanakaw na tao. O kaya wolf or, you know, animals na gustong kainin yung sheep. Tapos, madalas, yung likuran itong sheep pen na to, minsan, they would build these sheep pens, ang likod niya, yung edge ng cliff. So, para sigurado walang dadaan galing doon. Exactly. Selyado na yon, di ba? So, at least protected na yung sides. Itong interesting part. Sabi kasi dito, verse 2, "The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep." Na-imagine kasi natin, parang yung gate na katulad ng mga gate natin sa bahay. Hindi ganun. Actually, bukas lang yun eh. May opening talaga yung gate na yun. Wala yung pinto, wala yung, alam mo yun, nag-fling na... So, paano sinisecure yung sheep? Ang gate talaga dyan is the shepherd himself. Doon siya natutulong. Doon siya nakaharang. Doon sa opening na yun ng sheep pen. So, walang parang kahoy doon or something na... Wala. Doon siya nakapwesto. So, the gatekeeper... May shepherd na nakabantay doon. Kasi syempre, yung pinaka-shepherd, siya may-ari ng lahat ng mga sheep na yan. Minsan meron siyang ibang kasama pang shepherds. Minsan yung mga yun ang nakapwesto doon. Or it's the owner, the main shepherd himself. He would position himself at that opening, which is called the gate. So the gate actually is the shepherd. Okay, okay.
tao yung gate. Tao. Hindi siya bakal, hindi siya kahoy. It's the shepherd. Okay? So, ginagawa, sabi nga, no, the gatekeeper opens the gate for him. And the sheep listen to his voice. So this is verse 3 na. Oh, okay. We are in verse 3. Yung gatekeeper ay mismong yung one of the shepherds, okay? It's a sort of community of shepherds din to. Grupo-grupo din sila. Pwede rin yun. Ito pa nga eh. Because sometimes, sa isang sheep pen, you will have a mixture of even two flocks. Mm. Yung isa dyang may flock, sabi, pare, pwede makilagay din dyan sa'yo. Maluwag pa naman eh. Oh sure, sige, pasok mo lang yung mga sheep mo. Pwede yun. Tapos isa lang naman yung pintuan, di kahit isa lang yung bantay. Oh, isa lang yung bantay. Oh. Oo, pwede yun. Pwedeng maghalo ang dalawang, hindi magkasamang flock. Why? Eto na, sabi kasi, in verse 3, the sheep listen to his voice. Gunnar, pakituloy yun, yung sa verse 3. Verse 3, to him the gatekeeper opens, the sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. Ah, very interesting. So, ibig sabihin, ano yung nare-recognize ng sheep? Boses nung shepherd nila, nung may-ari sa kanila. Exactly. Alam na alam niya. Kasi itong mga, you know, these Middle Eastern shepherds, they're known for showing personal devotion to their flock, their sheep. Kakantahan, yung mga ganyan, kinakausap, parang pet, di ba? Ganun yung treatment nila. They have personal devotion to their sheep. Ganun sila. It's interesting kasi, eto ah, pumunta lang tayo sa Gourmet Farms a few days ago, di ba? Oo. Tapos, lahat ng sheep doon, magkakamukha lang sila sa akin eh. True. Nagbinibilang nung anak ko yung mga sheep eh. Siguro mga 10 yata nakita natin. Parang, well, oh. Ah, okay. They look the same eh. Pero I'm thinking lang, kung sama-sama sila at dalawang flock yan, sa akin, pare-pareho lang itsura niyan. Yes, diba? Pero yes. Siguro dito sa shepherd, alam niya. For some reason, alam niya. Pag tinawag niya, lalabas talaga yung mga alam niya. Right. Yung kasi ganito yun eh. Sabi, no? He calls his own sheep by name and leads them out. Biro, may pangalan pa. Sa atin ngayon, si Mingming. Mingming! Hindi ba yung animals may tendency rin minsan mag-associate ng stimuli kasabay ng whatever happens to them? Like, right. For example, yung experiment ni Pavlov, like, hearing sa bell while feeding a dog. Next time when he rings the bell, naglalaway na yung dog kasi na-associate niya sa feeding. So I suppose when the sheep hears the shepherd's voice, they know na, nandiyan na yung mag-aalaga sa akin. For sure, dadalhin niya ako sa grazing. It's eating time na kasi narinig ko na yung boses niya. Particularly that shepherd's voice. Right. The particular way he calls out to his flock. Exactly. Kaya napaka-interesting nito na yung kanilang sensitivity dun sa natatanging boses ng shepherd nila. Kasi sabi ko nga, may personal devotion. Minsan pa nga, anong ginagawa ng shepherds? They would play music. Siguro may flute sila or whatever. Na paulit-ulit lang naman yung tune na yun, and the sheep, his flock would recognize that sound and that particular music. May association na sila. Oh, parang yung sa mga baby, di ba? Meron kang lalabay dun sa baby na, na very specific. Inimbento mo pa nga minsan. Tama. Kaya nga, sabi ko, di ba, sa isang sheep pen, minsan meron ka dyan naghahalong dalawang flocks, pero hindi maghahalo yan pag pinalabas na. Pag nagtawag na yung shepherd, ang lalapit lang sa kanya ay lahat ng members ng flock niya. Yung nakahalo sa kanila na isa pang flock, dead mo yun, hindi ka lalapitan, no, kung hindi nila kilala yung boses mo. Kaya later in verse 4, no, iyan din yung sasabihin. Gunnar, please read verse 4. Verse 4, when he has brought out all his own, he goes before them, and the sheep follow him for they know his voice. Very distinct yung quality ng voice ng shepherd. That even in a sheep pen, where you have two flocks that were mixed, kaya mong ihiwalay yung sayo at hindi mapapasama yung hindi sayo because that other flock will not recognize your voice as his shepherd's voice, di ba? Yeah. Ganun silang kasensitive. Kaya nga sabi, Gutch, could you please read verse 5? A stranger they will not follow, but they will flee from him. For they do not know the voice of strangers. Interesting, no? Kulisi, ginamit ng isang stranger yung same type of call. Parang, hala, danger, right, danger. Right. Kopyahin mo yung boses nung shepherd, hindi kanya lalapitan. Alam na alam nila kung ano yung boses ng shepherd nila. Okay? Ito ang punto.
Verse 6. Sige, ituloy mo pa, Gooch. Sige. This figure of speech Jesus used with them, but they did not understand what he was saying to them. Diba? Eh, sino ba kausap? Diba? Yung Pharisees. Pero, nagets ba nila? Feeling ko sobrang hindi sila self-aware eh. Kaya hindi na naiintindihan na, oh, shepherd na yung pinag-uusapan. Tapos, correct shepherd versus hindi shepherd. Eh, no, ngayon, anong connection yan sa akin? Kasi hindi sila nakaka-relate dun sa verse 1 na, he who does not enter the sheepfold by the door but climbs by another way, that man is a thief and a robber. And the fact that the real shepherd is someone whom the sheep will recognize. Oo. Gunnar raised a very good point. And that is a lack of self-awareness. What does that mean, lacking self-awareness? Sino ba sila dapat kasi? Sino ba dapat itong Pharisees? Ano ba yung pinaka-role talaga nila? Sila dapat yung shepherd eh. Sila dapat yung nag-aalaga eh. Oo. Silang nag-aalaga dapat. Pero kapag hindi ka self-aware, naaagay pala role ko. Then, hindi mo nga maintindihan itong sinasabi ni Jesus. Natungkol pala sa kanila na ito ang expectation sa inyo eh. Right. Ito kayo dapat eh. Now, syempre, lahat naman ng teachings ni Jesus, lahat yan, it's very deep in Old Testament allusions. No? Merong isang napakagandang reference dito pero medyo i-compress ko na lang. This is found in Ezekiel 34. Verses 2 to 10. Let me just read it, pero i-compress ko na lang siya. Selected na lang yung babasahin ko. It's a longer passage. Sabi niya, therefore, you shepherds, hear the word of the Lord. As surely as I live, declares the sovereign Lord, because my flock lacks a shepherd, and so has been plundered and has become food for all the wild animals, and because my shepherds did not search for my flock, but cared for themselves. Rather than for my flock. Therefore, O shepherds, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says. I am against the shepherds, and I will hold them accountable for my flock. Wow. In other words, itong first six verses na inunpack natin, indictment eh. Indictment siya sa Pharisees. Yung ginagawa yung trabaho nyo. Dahil hindi nila ginawa yung trabaho nila. And because, as Gunnar pointed out, na walang self-awareness, hindi talaga nila alam kung anong trabaho nila. It's like, wala mo kaming ginagawang masama. Mm. Ito ang problema if you have narcissistic leaders because they only think of themselves. They don't see that they have responsibility and accountability. Or, ang tingin nila, ang responsibility nila ay magtuturo, period. But even their teachings were flawed. And they have weaponized scripture so that they can continue to amass wealth and more power. So in other words, sila yung false shepherds dito. Kaya nga, sinabi niya sa verse 1, balikan mo yung verse 1. Parang sinasabi na niya eh, kayo yung mga magnanakaw, kayo yung akyat bahay. Hindi kayo yung shepherds, kayo yung mga magnanakaw. Hindi kayo yung shepherd. Okay. Tuloy na natin. Tingnan muna lang natin yung verses 7 and 8. Verse 7, so Jesus again said to them, truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. This is where Jesus makes this claim, I am the gate for the sheep. Meaning, kapag ikaw yung gate, ikaw yung shepherd na nakaharang dun sa opening na yon. Ano ngayon ang authority mo? Ikaw ay nakakakilala kung sino yung part ng team mo or sino yung thieves and robbers. Alam mo kung sino yung pwede mong papasukin dito o hindi. Kasi magpapasok ka ng hindi nyo kilala, you know that they will just harm your sheep or steal them. That's right. Diba? Ito ngang mga magnanakaw na to, alam mo ginagawa ng mga yan. Palibasa, ang gusto lang nila lang naman dyan, meat o kaya yung wool, no? Pag na nakapasok, itatapo na lang yan over the wall, yung sheep. Masasaktan yung sheep. Alam mo yung ganun? Tapos, itatakbo na nila kung ano man yung maitatakbo nila. And this is the responsibility of the gatekeeper. Hindi niya maaaring papasukin itong mga to. Anong implication nito? Ano? Parang, he endorses those who he can permit to enter his flock because he knows kung sino papasukin niya yan, they will not cause them harm. They will not inflict harm on the flock. Maganda to. So, in verse 8, lahat daw nang nauna sa kanya ay thieves and robbers. Okay, in other words, sino to mga nauna sa kanya?
yung current teachers, Pharisees, scribes. Oh. So sila, why did Jesus label them as thieves and robbers? Makasarili talaga yung intention sila eh. They never really cared about the sheep. They just cared about themselves. Exactly. They go into the widows' households and empty the and house. Abuse them. Oh. Ako ang iniisip ko dito, no, going back to that analogy that, you know, sheep associate yung voice of the shepherd to good things, you know, safety, sustenance, contentment. May mga dumating, no, sa Israel who say they're shepherds, who pretend or, you know, who say that they care for the people. But what did the people actually get from the Pharisees and teachers of the law? Did they get satisfaction? Did they get the teaching and the care that they needed? It looks like, yun yung sinasabi ni Jesus dito. Kasi, di ba, ilang beses na rin yung sinabi, imbis na padaliin nyo yung buhay ng mga tao, pinahirapan nyo palalo. So, hindi i-associate sa inyo ng sheep yung comfort and safety. Mm-hmm. Kasi ang Pharisees, domination ang gusto niyan eh. Anong ginagamit nila? Fear. Which exactly was yung chapter 9, yung healing of this man born blind. Ganun na nangyari. Can you imagine? Instead of them rejoicing with this man who was born blind because he received his sight. Pinagalitan kasi Sabat. Ay, naku. And of course, Jesus did not violate the Sabbath. Mm-hmm. The so-called violation was just the interpretation or the tradition of the elders. Na dinagdag at dinagdag at dinagdag, dinagdag nila. Dinagdag ng dinagdag ng dinagdag ng mga yan, ng mga religious leaders. That's why they're not there to take care of the sheep. Power trip lang talaga to eh. And they're bullies. And these are serial bullies. Yun ang pinakita ni Jesus dito. So what Jesus is doing here is, while he's unmasking the true nature of the religious leaders, even the Pharisees, he was also presenting himself to them. Kayo ang mga huwad. Ako ang totoo. Kaya nasabi niya, ano eh, verse 9. Verse 9, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Okay. Oh, nice. Pag ang instruction ng shepherd ang pinakinggan mo at dumaan ka sa tama, dumaan ka through Jesus, you will get contentment, yung feeding, you know, as a sheep. No? And you will feel safe. You will be saved. Yung word saved kasi, alam mo naman, ina-associate natin yan agad sa eternal life. Yeah, kaya nga. Yeah. Of course, dito, in its context, they will be saved in the sense that there's safety. Mm. Saved from harm, parang ganun. From the thieves and robbers. As opposed to those who are pretending to be shepherds pero actually intend harm to the sheep or seek only to serve themselves instead of the sheep. But of course, later, alam naman natin, may ibang meaning din naman tong being saved as Jesus would expound later on. Mm. Because he's the Savior, he will lead people to eternal life. But I think here, at least here, makita natin yung safety, the abundance of provision, there's protection. Mm. All these good things that he will provide. Pero ang ganda eh, sabi dito kasi, di ba, pwede silang lumabas-pasok. Okay. May freedom. Eh kasi safe ka eh. Paglabas nyo, kakain na kayo, labas na kayo dito. Kain na sila. Tapos nasabi nung tatawagin na naman siya, uwi na kayo, uwi na dito, pasok na. Papasok na sila. So there's that freedom. But the operative word being, basta according to the instruction of the shepherd, the one who keeps the gate. Yung totoo. Yung totoo. Hindi yung one time, big time. As long as they keep on listening for the voice of the shepherd, they will be safe. If they start listening to other voices, that's when they get into trouble. Pero maganda dito, the assumption here is, if you belong to his flock, you will know his voice. Mm. So there's that intimacy, there's that intimate relationship. Kahit kopyahin pa yung boses na yan, kahit sino pang mimic yan, they will not succeed because the sheep will definitely recognize the voice of his own shepherd. Mm. And so, ito na yung contrast in verse 10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Wow, ganda, no? Dalawang sanga, one is very, very negative, one is has a very positive message, which also brings hope. Hiniwalay niya, no? Yung magnanakaw, ano daw ginagawa lang, anong agenda lang nila? Magnakaw at pumatay at manira. Nang aagaw, they plunder. Kasi sarili lang nila iniisip nila eh. Ang casualty nun, sheep. Because they are narcissists,
very self-oriented in all their decisions and choices. They're self-absorbed. They only think of themselves. Kawawa talaga. Exploited talaga ang flock. Ang nangyayari, yung sheep o yung flock, yung mga tao, commodities lang pala. Pwede lang paggamitan para sa sariling mga interests. Right. So, kumbaga, sa isang church, yung leader, tingin lang niya dun sa mga tao, mga consumers lang yan. Uutuin ko lang yung mga yan. Pagpipirahan ko. Pagkakapirahan ko yan, uutuin ko yung mga, i-entertain ko lang sila. Magaling naman akong speaker eh. Or, I will try not to offend my congregation so that they will keep on attending and supporting the church. Para dumami. I will avoid certain topics and avoid calling out some of this stuff kasi magagalit yung mga constituents ko, lalo na yung mga medyo powerful at influential. Baka mabawasan yung aking tithes, yung support for my church building project. Saka yung sweldo ko, di ba? Ayun. Saka gusto ko ma-attract ng younger audience, so kailangan mas... 2022 na eh, so kailangan mag-adapt na, di ba? Let's not call sin sin, but di nila trip yan eh, di ba? Kumbaga, you want the message to be palatable to your audience, do not offend them. Pero ang nangyayari, ginugutom mo pala sila. It's harmful to the flock to not hear the truth, not hear the correct teachings. Pero ang kabaliktaran naman nun, minsan, domineering naman. Bawal yan, bawal ito. Ganyan. Ano, walang grace. Wala. Dapat, ang buhok mo, bakit hanggang shoulder lang? Dapat yan hanggang baywang. Ganyan. Ganyan. Di ba? Yeah, I remember listening to a podcast recently about church abuse then. They were just questioning bullying tactics ng headpastor. And then, tinawag na sila as heretics. Grabe, no? Heresy na yung tinawag sa kanila just because they were questioning yung leadership. As if, no? Yung definition ng heresy pagka nag-disagree ka sa pastor. As if sila yung batayan ng truth. Yeah. O kaya, magkaroon ka lang ng medyo, let's say that your political, even cultural instincts are different from your pastor. Wala ka na. Lumabas ka na dito. Itinidikta na kung sino lang dapat iboto mo. Pag hindi sumunod doon, you will be suspended or maybe excommunicated. Alam mo yun? That could happen too with leaders who are very domineering. Kung bagay, ini-equate nila yung sarili nila as the voice of God. Ako ang authority. Kung ang sinabi ko, that's definitely aligned with God's will. Okay. Yeah. Delikado. So, pwedeng pumunta sa extremes eh. Pero lahat pala yun pag nanakaw. Lahat pala yun leads to death. Stealing, killing, and destroying the flock. They all lead to the flock's destruction. You know, a lot of times when this is taught in the past, ang sinasabi nila yung reference ng thief na to is the devil. Satan. Talking about Satan. Have you heard that? Yeah. Awa ng Diyos, hindi ko naman na-encounter yung ganong klaseng interpretation. Pero I guess from this context, it's not about Satan. It's about the Pharisees. Mm-hmm. I suppose indirectly, they're doing the enemy's work. Pero kasi pag kinabit mo agad kay Satan, it's like you're distancing yourself from the practicality of the teaching. Because Jesus was speaking about the leadership, the dereliction of duty ng supposed shepherds Israel, which applies even today. We have so much people who are also expected to be shepherds of the church. That's true. The scattered flock of Christ. Are they also discharging their duty as shepherds, or are they acting more like thieves who want to enrich themselves? No? Wow. So, yeah, wag sanang ganung kabilis yung talon as si Satan yung thief. Here, it's really more the religious leaders who, of course, are fulfilling the agenda of the enemy, because the enemy, of course, is all about death. Pero ito yung message of hope. Who is Jesus? Why did he come? I came that they may have life, that the sheep may have life and have it abundantly. Oh, wow. Hindi lang life eh, umaapaw. Umaapaw. Na life. So, ang ganda ng promise ni Jesus dito. No? Sinasabi niya, pero ako ito, kaya ako naparito. It's to give life because that is what His kingdom is all about. Jesus' kingdom is life-giving. And it's not just an ordinary kind of life. It's a life of abundance. And true life. Kasi I think these days, everybody's trying to find some way to have a good life. Pero ito lang yung patungo sa totoong abundance of life. Yeah. At saka kasi, di ba, yung sa economics, ano ba yung pinaka-starting, your beginning
point is into this assumption that resources are scarce. Mm. Yes. Di ba parang ganun lagi ang assumption sa economics? Yep. Yeah. Kaya ngayon, mga tao, mentality, parang, ay naku, ako muna. Issue ang food security. Ako muna mauna. Ako kailangan. Parang naging ganun eh. Kasi isa yun sa mga napansin ko lang dito, fears dito sa Pinas, is yung the fear of running out. Yeah. Takot maubusan. So parang, ako muna. Mm-mm. Kasi ayun, mahirap tayong bansa eh. Mahirap tayo, oo. But if you belong to Jesus, and if you have the mind of Jesus, generosity, yun ang tinuturo ni Jesus na value. Na lahat ng followers niya, ganito rin ang mentalidad. Hindi yung para na lang nauubusan palagi, pero yung kakarampot na meron ako, ibibigay ko pa rin yan sa'yo. Walang ganong mentality ng scarcity. Because you know, your shepherd will provide, will nourish you. So, hindi ka nagiging madamot. Yung sinabi ng isang mentor dati, yung the kingdom of God has a different economy. Pero hindi material yung abundance yung pinapromise ni Jesus dito. Just to clarify, ah. Well, I would say it's both. Because if your heart is transformed, you will not be selfish. And therefore, you will always have the freedom to let go of your material resources if you see another person is in need. Kasi hindi na mahalaga yung material na to eh. Uh-uh. Yung nga yung issue with the thieves and robbers who were supposed to be the shepherds is they were very materialistic. Uh-uh. Yun talaga yung be all end all na parang makakuha ng lahat ng material stuff na to. Mm-hmm. And power, even power. And power, yeah. Mm-hmm. Oo. So rather than give away, rather than be generous. Yes. At saka iniisip mo palagi because it's, you know, Jesus is life-giving. Tingnan mo naman ginawa niya. Sabi nga niya, I came not to be served but to serve and give my life as a ransom for many. That's how you give life to others. Yung ginawa mismo ni Jesus, that's his very example. So, yes, there is transformation, there's spiritual transformation, there's heart transformation. But that would also affect how you regard your material possessions. At saka yung tingin mo sa power. Because all of us, ito ngayon nabasa kong libro kay Diane Langberg na Redeeming Power. Sabi niya, all power is derivative. The ultimate source of power is God. At lahat naman tayo, binigyan niya tayo niyan. Because as creatures made in His image, we were given dominion over His creation. So lahat tayo may ganung authority, may ganung power. But it's how then do you use that power? Is it to give life to others? Or do you use your power for selfish gain? And when you do that, you are destroying people's lives. Ito na nga yung hari ng buong universe. Siya pa yung pumunta para mag-serve. Tapos yung mga alagad na sumusunod sa kanya, magpapaka-spoiled pa. Diba? Parang ganun. Yeah, we talked about earlier, no? We focused on church leaders, then yung applicability niya sa church leaders as people who try to cause the sheep harm. But the truth is, that doesn't just include religious leaders, but includes anyone or everyone aside from Christ. Kasi baka mamaya maisip natin na it's just about religion. It's just about religion. But no, actually, there are so many voices calling out to the sheep, no? To the flock. Aside from teachers, people who claim to be leading them to God, even louder, I think right now, are voices who call us to the world or to anything else na promises wholeness, promises life and comfort and peace outside of God. Uh-oh. And Jesus' message there, if it's not coming through me, malamang thief yan, it applies to everyone. That's basta hindi true. Jesus, be very careful, be wary of it. Absolutely agree with you. Kanina ngayon nabanggit ko, it's power. All of us are given power. So even when you think about the governing authorities, if you read Romans 13 verse 4, these governing authorities are God's servants. Of course, the Greek word there is diakonos. The same office in the church and their role is to serve. So, tama ka eh. Any human institution that's been given by God this mandate to govern or meron silang authority over us. But, you know, if they give us these false promises or they're like presenting themselves almost like Messiah figure. Oh, parang Messiah figure, parang ganun. Mm-hmm. Delikado yan. Delikado yan because that would be idolatry. Yeah. And that would lead to your death.
destruction. And also, with social media pa, there's so many voices. More than ever before, di ba? Kumbaga sinasabi mo, masyadong maingay ngayon, ano? Oo, ang ingay. At ang daming mga promises of like, yung sinasabi ni Gunnar, na parang everybody's promising na, pag ito yung sinundan mo. This is the secret. Oo, this is the secret to real life. This is the secret to abundance. To peace. A life of prosperity. Yan, mga ganon. Pero, if it's not his voice, mag-ingat ka dyan, magnanakaw yan. sa experience ko, nung bagong-bago akong Kristiyano, hirap na hirap ako dyan. Tama ba yung napapakinggan kong boses? If I wasn't guided by mentors, particularly at Church Among the Palms in Los Baños, si ano yan, mga navigators yan eh. Alam mo, kung hindi nila ako binantayan, hindi nila ako tinuruan, baka kung ano-anong teachings na... Maganda pakinggan. Maganda pakinggan. Sige, pwede na. Usan-san ako napunta, naligaw. Oo. But I think they trained me to listen to the voice of Jesus. Kaya napakapalad ko rin eh. I'm so blessed to have these mentors when I was a new believer. Tsaka I bet nung nakita mo yung buhay nila, talagang nakita mo rin na yung consistency on how they lead. Consistent naman. Oo. Thank God for shepherds na pinapadala ni Jesus na authentic. Ano? Right. Tingin ko, it starts with, you know, knowing the voice of Jesus first and foremost. And then, after that, it gets easier in a way to recognize yung mga ka-teammates ni Jesus. Yung sa sinabi nga ni Jesus eh, mga pinapapasok lang niya as the keeper of the gate are those na kakilala niya or yung mga shepherds din. In-endorse niya. Endorse ni Jesus. Which means na if the voice that you're hearing is echoing the same thing as what Jesus is saying, then that's a good guide, kumbaga, of recognizing whether this is friend or foe. Pero syempre, ang prerequisite nun, do you know Jesus in the first place? Do you recognize his voice in the first place. For me, it is rooted on that, knowing his voice. And especially ngayon, na ang daming versions of who Jesus is, which is why we did this season, di ba? Na maraming mga versions of Jesus. True. And so, paano natin i-filter kung ano ba talaga yung boses ng ating shepherd? How do we hear his voice? Kung ibabangga natin sa lahat ng mga boses na to, it's really, we have to be saturated with the word. That's exactly correct. Okay, so at doon nagtatapos yung ating discussion on the I am the gate for the sheep or door, depende sa yung translation. Saying ni Jesus sa John 10:1-10. I guess it's a good reminder for all of us na sa dami-dami ng mga boses na nagsasalita ngayon sa mundo, so many voices trying to point us to quote-unquote abundance, a better life, better tomorrow, ganyan. Hopefully, ma-discern natin yung voice ni Jesus, the only voice that can bring us to true life. Amen. Amen. And that's it. See you guys and kita-kita na lang sa ating next episode. Bye-bye. God bless. Thanks for listening to the UCM Interface Bible Study Podcast. If you want to know more about our ministry, check out the UCM Interface Facebook page or email us at ucminterface@gmail.com. Join us at Union Church of Manila, Rada, Corner Legazpi, Makati City. Our Sunday services are also on YouTube. Thanks and God bless.